sa so, mag-aap ng mga ganyang gamit. Mahirapan pa. Tapos, isipin nyo guys sa likod ng bahay mo. Bukod doon, magbabasag sila. So medyo hindi na siya, kumbaga safe. So hindi kami pumayag na merong RCP sa loob ng aming property, which is right namin yon as a property owner. Simula doon sa ilalim kasi inangat na rin yung flooring. So delikado na rin talaga para doon sa tatayong bahay. So yung una, gusto na yung mag-risk, pero syempre sinasabi ko nga sa inyo, importante pa rin sumunod tayo sa batas. So ngayon, gusto ko muna sa inyo i-share yung apat na issue namin last time. Yung una, yung regarding sa RCP issue, okay na yun, solved na yun. So hindi kami pumayag na merong RCP sa loob ng aming property, which is right namin yon as a property owner. And kinoordinate naman namin siya with the South Peak admin, taga Feeling Best, na ito ay pwedeng basagin o patayin at sila lang bahala mag-layout yon for soon or sooner or later na project nila. Kasi syempre, isipin nyo lang guys, kung magkakaroon ka ng ganung RCP sa loob ng iyong lote or yung property, pag nakatira ka na doon, pangkakaistorbo sila. Bakit? Kasi syempre, pag once na nagbara yun or nagka-problema, pwede kasi siyang gambalain kung sino man gagawa. Tapos, isipin nyo guys sa likod ng bahay mo. So from the gate, front gate, up to service area sa likod, bukod doon, magbabasag sila. So medyo hindi na siya safe. Kasi mami may magpanggap pa. Delikado lalo, 'di ba? So 'yun, so we decided na i-cut na lang yung RCP at patayin na lang. Next naman, yung regarding naman sa retaining wall namin, structural foundation namin. So upon checking with our structural engineer, Engineer Morris, kailangan namin laliman 'to ng another 2 meters depth. So medyo nadagdagan siya ng lalim. At dahil doon, ayun, medyo dagdag budget. Pero ganun talaga guys pagdating sa actual, minsan, dun talaga lalabas yung mga problema. Siguro tip lang guys, mag soil test na kayo agad. Bakit? Kasi from the soil test, dun yun na malalaman kung gaano kalalim talaga yung hukay. Eh dahil yung una, medyo na-late lang din na gustuhan yung magustuhan magkaroon ng lower ground parking. Hindi kami nagpa-soil test, nagpa-design kami agad. So yun, so kahit may soil test ka, awa ng Diyos, nung dinesign ni structural engineer, pasok naman sa soil bearing capacity niya. So wala naging problema in terms of structural design niya. Ang naging problema lang dagdag, yung lalim sa likod na part. Kasi yung retaining wall, kailangan mong palalimin dahil due to constitution ng lupa. Ngayon, dalawang issue naman about sa design namin, o yung nire-request naming structural approval, yung una, balak namin magkaroon ng extra room for future business or future opportunity siguro or mga kung papangailangan sa room na yon, hindi na namin tinuloy. Kasi kahit yung contractor ko, kaya niya on their own na gawin na lang suspended slab yon at yung ilalim is a hollow space for future room. Sumunod na lang kami sa structural engineer. Syempre, siya mananagot whatever happens sa aming bahay in the future. Siyempre, para safe din. So, hindi na namin tutuloy yung extra room sa ilalim. Tuloy kami dun sa 200 cubic meter na panambak na teknika, na target namin kailanganin December. Na hopefully, makuha namin lahat. So, baka sa mga next video, yun yung aking kukuwento naman para masolusyonan. Ayun. So, right now, may mga nakakausap na ako na contractor o sino man pwedeng tumulong sa amin dun sa karaming panambak. Sana, that time, available pa. Kasi pag hindi, babayaran namin yung panambak namin, which is cost na naman. Yun. So yun. So lastly, yung another issue with my contractor is the septic tank structural design. So ayaw nila kasi pumayag na patong lang sa panambak. So yun, naglabas na lang si Engineer Tomines ng guidelines or structural design para mapagbigyan yung pangangailangan ng aming contractor, which is goods na goods yun. Kaya importante guys na talagang may mga professionals tayong kasama.
maski yung ating contractor, I suggest professionals. Kasi kahit professional na yung nag-design ng bahay nyo at professional structural engineer na yon, basta kinailangan ng iyong contractor na professionals din, eh panigurado, super safe ang inyong magiging bahay. Bagamat medyo costly. Pero okay lang yan, yun talagang buhay. Nakapapagawa tayo for our future family and our future life. Ngayon po, ang gagawin namin is putulin yung mga punong sagabal sa aming bahay. Saka ano din eh, pwede rin siya maging dahilan para mabarahan yung mga aming nalulod or mga drainage namin. And pwede rin siyang maging problem in the future in terms of mga anay. Kwento lang na mabilis, back story lang. Balak na namin tao-tao lang. Inisip namin ang laki ng trunk para ilalabas yung mga puputulin. Talagang problema yon. So we decided na lang ni Pober is to find a contractor. Unang ni-refer sa amin, sobrang mahal. 150K. Iruhin nyo guys. Taga Antipolo daw kasi siya. Kaya ganun kamahal from the south. Pero awa ng Diyos sa tulong din ni Pober kasi magaling talaga mag-surf yun eh. Oh, talaga yan. Technical. Net surf pa lang, sorry. Net surf. Magaling talaga magaling mag-research. Nakahanap siya ng contractor. Tatlong contractor na pasok sa budget namin. Then syempre sa tatlong contractor namin, yung best na kinuha namin, biruin nyo guys, from the 150K naging 20K na lang. Ganun kaganda. At ang kagandaan nito, yung unang contractor ko ba kausap, hindi siya accredited ng DNR. Wala siyang contact sa DNR or di siya ano siya, tagang kailangan ikaw mag-asikaso ng permits. Pero itong nakilala namin, 20,000 guys, libre pa ang permit. Ayun, pinuputol na. So yun guys, so yung una, gusto na yung mag-risk, pero syempre, sinasabi ko nga sa inyo, importante pa rin sumunod tayo sa batas. Kaya kung kailangan ng permits, kumuha tayo. Eh, dahil direct sila sa DNR, pina-approve nila yung puno. And then yun, nakakuha na sila ng change of permits, saka yung permits sa DNR. Then syempre, hindi porkat may permits ka, always advise and call your admin or HOA. Official HOA ngayon dito sa South Bay is the Stalinvest. So sila ang ating kausap regarding dito sa mga kailangan natin gawin sa project natin. Let's see kung ano makikita natin. So guys, nandito na tayo ngayon sa site. And bago kami pumunta sa mismong area na pinuputulan nila, naputulan na yung malaking puno eh. Papakilala ko muna yung aming nakuhang contractor. Hello po. Ayan, hello daw. So ang company niya is AJ Tree Cutting Services. So ngayon, tanongin natin si AJ, ano ba yung masasabi niya sa mga nangyaring, yung mga ginawa niya kanya dito kasi di natin naabutan yung pagputol ng puno. Ano po ba yung nangyari doon sa part 3 na pinutol natin? Kumusta ba yung puno? Yung puno, kailangan talaga sa tanggalin eh. Kasi ano, unang-una, bulok na rin yung pinaka-puno. Ano niya yung pinaka-puno. Simula doon sa ilalim kasi inangat na rin yung flooring. So, delikado na rin talaga para doon sa ano, okay, tatayong bahay. Ayun guys. So, parang blessing this case din yung pagputol ng puno kasi according to our expert, contractor, sa tree cutting, eh, mamamatay na rin yung puno. Kasi pagputol nila, bulok na yung loob. Siguro, dala na rin katandaan. So, maganda kasi nito mamaya guys, papakita ko rin sa inyo. Talagang nag-alata yung sidewalk doon, kitang-kita ngayon kaysa dati. Saka butas na yung gitna kanila. Butas na po yung gitna. Let's go guys kung ano, kung ano makikita natin sa site. So, yun. Ito na yung site guys. So biruin nyo guys, dun sa cost na sinabi ko kanina eh, kasama pati yan. Saka kailangan talaga tree cutting contractor ang kukunin natin. Dahil sa maghahap ng mga ganyang gamit, mahirapan pa, sa kailangan expert yung mga nagpuputol para sa mga ganyang gawain. So yun guys, yun yung ibig sabihin niya. Patay na yung puno. Kasi may butas na siya. Ayan o. So talagang ano, proof yan na patay na daw yung puno. So kailangan tanggalin. Ngayon guys, maganda dito sa contractor na to, may panlason sila dyan para yung ugat din tuluyan, siguradong mamatay na para hindi na siya umangat. Kasi tingnan nyo, inangat to, lumakalat. Ininisin nila lahat yan guys kasi medyo maigpit dito sa South Peak. So bakal magtira ng kalat dito kundi patay tayo kay admin. So, ayan guys, yung mga ganyang chainsaw, may mga permitting yan. May permits yan. Ayan, tingnan natin kung paano napuputulin ng mga mataas na to. Ayan.
Alala ko sa inyo yung magiging foreman namin. Bago natin tuloy yung vlog natin about sa puno. So ito, hindi ko pa rin ako kilala next time kasi medyo nagbago yung foreman namin. Ito, batang-bata rin na foreman namin. Robert Gatdula. So yun guys, so kamusta Robert? Kamusta ang ating site? Wala naman. Meron mo yung encounter sa problema sa site? Wala pa naman? Wala naman, sir, wala pa. Wala pa kasi kakasimula pa lang guys eh. So ito si Robert Gatdula guys, backstory lang. Nakasama ko na to mula sa Nasugbu, Batangas sa project namin doon. So yung mga kakilala namin dyan sa Batolo Artscape. So hello. Omae wa mou shindeiru. Hello, hello, hello sa inyo. So yun. So ngayon, siya yung pinaka magiging forma na aking son. Ito, malupit to. Kumbaga tinatawag namin tong one man team eh. Kahit mag-isa to, kaya nga gawin ang yung project. Ganun kalusit pa. Kaya ginawa namin itong foreman. So guys, tibia lang. Makati pala yung ganyan. Buti na lang, pinaputo na namin ng amin. Kasi delikado yan. So ito rin kagandahan guys, pag contractor, iba ating contractor ang kukunin nyo. Hindi nyo magiging problema yung truck na pagkukuha na ng pagtatapunan. So yan. Natapon na nila yung mga malalaking trunks. So let's see. Putol na siya. Ayan. So guys, tapos na kami mag-inspect ngayon sa aming ginawang pre-cutting. So ngayon, may iwan ko na sila. So i-update na lang kami ako later sa paglilinis. Saka sa magiging finished product kung pinitrim nila. So good thing din kasi dahil meron silang mga chainsaw pati yung mga sanga malalaki pinuputo talaga lang. So talaga sisiguraduhin nilang hindi tatawid siya sa aming property. So yun yung kagandahan guys. For only 23,500 meron ka ng fire tree cutting and then trim ng mga puno, mga tatlo yun tatlong puno na tumatawid sa aming property. The same time kasama na rin yung holding sa truck. Ayun guys, so pati cleaning kasama niyo. Saka pag flat pala ng ugat, kasama yung lason. Para sure na patay talaga. So yun, so tip din pala ni Sir Alvin kanina na dapat pag ganyan na may ugat pa, mapa-flatten nila pero hindi yung flat na flat. So gagawin lang yan hati-hatiin para madaling tanggalin ng contractor. Para sa kayo kasi fresh pa siya. So in the future, mabubulok siya. So once nabulok siya, madali lang siyang putulin guys. Kaya yung contractor ko na yung yung gagawa. Ayun. So sana may natutunan kayo ngayon at sana magtuloy-tuloy itong project na to at wala na maging aberya. Ayun lang. So until next time, Burfam. Bye-bye.